Hello mga kachukchakan! Welcome back to my channel! Ngayon, ang gagawin natin ay tuturuan kayo kung paano magbalatan ng tinya. Dahil ang tinya, alam naman natin, ay ang hirap nitong balatan dahil sa dami ng mata. Pero bago natin umpisahan ang pagbabalat ng tinya, ay konting kaalaman muna tayo na ang tinya ay hindi lang isa sa pinakamaraming mata, kundi pati ang mga chismosa niyong kapitbahay. Kaya ingat-ingat sa mga pinya niyong kapitbahay. So ngayon, umpisa na natin kung paano magbalat ng pinya sa napakadaling paraan. So ang una natin gagawin, syempre, ay kumuha tayo ng kutsilyo na pangbiyak ng pinya. So itong pinya ito, ang gagawin natin ay una, tatanggalin muna natin itong nasa taas niya dahil ito ay matigas pa and may mga dahon-dahon. So ang gagawin natin, itchap-chap mo siya dito. Medyo matigas pa kasi fresh from the pond. Ayan. So ngayon, natanggal mo na yung top niya at ito na yon. So ito, I think pwede mo pa itong itanim para mas tumubo pa siya kung gusto mo magkaroon ng sariling pinyahan. So ito na yung magiging resulta ng pinya natin. See? So ngayon, karamihan kasi ang ginagawa ng mga nagbabalat ng pinya ay hinihimay-himay pa siya kasi marami siyang mata, kailangan siyang tanggalin. So ayun yung traditional way natin ng pagbabalat ng pinya. Pero ngayon, mas pinadali na ang pagbabalat ng pinya. Dahil pagtanggal mo nung nasa taas niya, bibiyakin mo siya ng apat. See? Ayan. So cut it into two, ayan na siya. Pagkatapos mo siyang mabiyak ng apat, ng dalawa, bibiyakin mo ulit siya sa gitna. Ayan. Naaamoy ko ang bango ng pinya. Alam niyo ba na ang pinya ay isa sa pinakamayaman sa vitamin C at fiber at sa kung ano-ano pang vitamina. Kung ikaw ay nakahigh blood sa mga kismo sa mong kapitbahay, pwede kang kumain ng pinya. So, ito na siya. So, ngayon, ang nangyari ay I cut it into four na. See? Ganito na yung nangyari sa pinya ko. Bakit ganito? Kasi karaniwan, di ba, yung ginagawa nila sa pinya is tinatanggal nila yung taas, sinatanggal din nila yung mga balat niya sa gilid, and then they cut it, they remove the eyes one by one. So, ang mga gumagawa kasi ng ganon is yung mga vendor lang natin. Kaya nila ginagawa yon is para masave nila yung some part of pinya at mas malaki pa yung makuha nila sa pinya. Pero kung ito naman ay gagamitin mo lang naman for pagkain lang sa bahay, pwede mo na itong gawin para hindi ka na rin mahirapan ang magbalat ng pinya. So after mong ikat yung pinya sa apat, set aside muna natin yung tatlo, and then tatanggalin mo din yung sa may dulo niya. Dulo, 'di ba? Beside mando. Pagkatanggal mo yung dulo niya, tatanggalin mo naman ngayon isa-isa yung balat. See? Ganun lang po kadali ang magbalat ng pinya. Ayan. So nakita niyo siya? Yan, ganyan. Tapos na. Ganyan lang po kadali magbalat ng pinya kung panggamit nyo lang naman sa bahay. So, tanggalin pa natin yung iba para mabigyan natin yung mga preni natin na naghihintay sa taas. Yan. At itong pinya na to, matamis siya kasi fresh na fresh siya. Kakapitas lang namin siya kahapon sa Tagaytay kasi yung friend namin is meron siyang taniman ng pinya. So, nabili lang namin ito ng 10 pesos each, pero I think sa public market, when I go shop twice kanina, nabili namin ito ng, nakita namin siya ng 95 pesos ang isa. So, ganun lang po kadali yung pagbabalat ng pinya. Bukod sa hindi ka na nahirapan, natanggal mo pa kaagad yung mga mata niya. Ayan. At alam niyo ba, ang mga pinya ay hindi lang siya basta-basta prutas. Dahil ang mga pinya, pwede rin natin siyang gamitin sa pagluluto katulad ng pinanyahang manok, adobong manok with pineapple, or kung ano-ano pa, depende yan sa kung anong gusto niyong gawin sa kanya. Yan. So ang pinya, dati sinasabi nila na ang pinya ay para lang daw ito sa mga may mga kakaangat sa buhay, pero ngayon, kahit na sino, pwedeng bumili ng pinya. Dahil nga, sa tinatag rin ito mga vitamina at maganda rin ito sa katawan natin. So, ganyan guys. Yung pagtanggal ng pinya. Hindi ako ganun ka-expert. I'm just sharing what
I learned from my friends too. Kasi ganito yung nakita ko kung paano niya balatan yung pinya. Kaya sinashare ko din sa inyo. And para sa mga hindi pa nakakaalam. Ayan guys. Ngayon tingnan nyo, ang bilis. Within, wala pa sigurong 5 minutes. Yung isang buong pinya, mababalatan mo na. Nababalatan mo siya ng ganun kabilis. At makakain mo na rin siya ng ganun kabilis. Ayan. So, eto na yung last natin na pinya. You cut it into, tanggalin mo lang yung balat pala. You cut it. Charot. Ayan. Habang binabalatan ko yung pinya, guys, naglalaway ako kasi ang tamis niya. Sobrang tamis ng pinyang to. Kasi nung nakaraan, kumuha din ako dun sa farm ng kaibigan ko at tinikman namin siya, ang sarap niya. Ngayon, pagkatapos mo balatan, syempre, the best part is tiki man time. So, tikman natin kung anong lasa ng pinya, kung same ba siya ng matamis before na nakuha namin or mas matamis yung ngayon. Guys, hindi siya maasim kasi matamis. Kaya hindi maasim. Charot. Ang sarap ng pinya, guys. Kaya sa susunod, kung bibili kayo ng prutas and then nag-aalangan kayo kasi sasabihin nyo na pinya mahirap balatan, ngayon hindi na. Mabilis na siyang balatan. Kaya guys, bili na kayo ng pinya. Marami akong paninda. Charot. Ang sarap ng pinya. Parang pagmamahal ko sa aking minamahal. Kasing tamis ng pinya. Ngayon dyan, sana may natutunan kayo sa vlog ko. And then, bago matapos itong video na to, sana may natutunan kayo. And then, don't forget to subscribe my channel. Just click the red button below. And then, para naman, help tayo. Thank you guys for watching.